So gusto niyo rin ba bilang parents na mag-artist sa mga anak niyo? Ako talaga ever since ayoko. How do you deal when it comes to their love life? So dito nakikialam ka. I don't know why they're saying napakilamera ako. I'm not bothered. Bakit naging issue ang pakialamera? Ay, kung makasabi ka sa akin na pakialamera ako, kilala mo ba talaga ako? Close ba tayo? Are we friends for you to say that I'm pakialamera? Sabihin na naman nila na, eh siyempre nanay ka, sasabihin mo yan na hindi ganyan. Kasi una-una ayaw naman namin ng gulo. Ayaw namin ng problema, ayaw namin ng intriga. Hindi niyo pa mo naririnig yung side namin? Nakapag-judge ka na, naniwala ka na just because narinig mo lang tong side nung kabila. Hindi naman kami nandito para i-please kayong lahat. Kasama po natin ngayon ang aking kumare. At minsan ay nakasama ko sa teleserye at sa talk show. Oo. Miss Carmina Villaruel. Hello! Yes. Oo. Pag pinapakilala ka, Miss Carmina Villaruel, pinapakiusap mo ba na isingit ang Legazpi? Hindi naman. I mean, okay lang kung Villaruel, okay lang kung gusto na lang may Legazpi. Oo, oo. Pero ako, feel na feel ko yung may Legazpi. Pero pag pinapakilala ako as Carmina Villaruel, it's fine. Oo. Kasi doon naman ako talaga nakilala. Villaruel pa rin naman ako, diba? Oo, correct. Ako, nakukyutan ako sa inyo ni Zorin, yung tatay. Ah, oo. Si tatay, nanay ka, well, mama o ano. Iba-iba, minsan mama, minsan mami. Oo. Bakit gusto niyong ni Sorry ng ganun? Na tatay ang tawag actually, sa kanya ng mga anak? Oo, gusto talaga ni Sorry. Nung una, father. Father? Maganda, may pa-British accent, diba? Father, totoo. Pero ako, the usual lang naman, mommy, mom, ganyan, ma. Pero siya, una, father. At kailangan may ganun, ha? Tapos after a while, parang sabi na nanay, just call me tatay. So, tatay and nanay. So, sabi nung kambal, nung mga bata pa sila, yung tatay okay lang, pero yung nanay daw, parang hindi doon nagmamatch sa akin. Wala naman silang ibig sabihin doon. Parang siguro baka nahihirapan sila to call me nanay. So, pero kunwari pag nagkakwento, oh, there's your tatay and your nanay. Yung pag ganun, nanay ako. Pero when they call me, mom, ma, mommy. Pero si tatay, tatay. So pati ako, imbis dati kasi honey, ganun. Ngayon, nakikitatay na rin ako sa kanya. So si Zorin ang may gusto nun. So gusto niyo rin ba bilang parents na mag-artist sa mga anak niyo? Ako talaga ever since ayoko. Ayoko talaga. Yung commercials pwede. Tapos sila din naman nung mga bata pag tatanungin mo, do you want to be an artist when you grow up? No. No po. Commercials lang daw ang gusto nila. Okay. Ako, kung pwede ko talagang ma-maintain yun, kung pwede ko talaga silang iiwas sa world natin, uh-oh, mas okay ako. Si Zorin, parang mas bukas siya. Yung parang, eh, kung yan ang gusto ng mga ng kambal, eh, di, go. Ako talagang, di, pwede, huwag na lang. Eh, wala. Eh, so, after high school, nung magka-college na sila, parang nagustuhan na ni Cassie, parang nagustuhan na nila pareho, na parang, I think I want to be an artist naman. I think I want to be an actress, an actor, ganun. Tapos, ay ko, ha? Tapos, eh wala, parang sinabi ni Zorin, oh sige, subukan natin. Pero ako, huwag niyo muna i-give up yung pag-aaral ninyo. So sabi ko nga, since college na sila, huwag kayo mag-stop. Kahit lang konting units lang, basta patuloy pa rin yung pag-aaral ninyo. Okay ako doon. Hindi naman ako strict when it comes to, kasi nga college na. So mas flexible na yung schedule nila. Kahit naman tumanggi ako, nakita ko na gusto nila. Kaya sabi ko, oh, sige, let's give it a try. Tingnan natin. Kumbaga, nag-ano kami na parang 1 year lang muna. Okay. So, 1 year muna, try muna natin to. Kasi kumbaga, baka naman kasi akala nyo lang, it's all fun. Akala nyo lang, pag nakikita nyo sa ano, eh, puro glamour lang to. Hindi nyo alam yung hard work talaga. So, sinasabi namin sa kanila, ito yung real work. This is what's happening behind the camera. Yung ano talaga, na, kailangan mo talaga dito dedication and hard work. Bigyan natin ng isang taon. Tingnan pa natin kung gusto nyo pa. O binigyan namin ng and nag-enjoy. Natutuwa din ako kasi nakikita mo na responsible, gumigising sa tamang oras, hindi na late. So makita mo na gusto talaga nila. So hanggang sa tumagal, ayan na, tuloy-tuloy na. So wala naman kaming ano, like I said, si Zorin bukas eh. Ako talaga parang, ayan talaga ang gusto nila. Wala na akong magagawa kasi syempre, parehong mga magulang nila, artista, diba? Tsaka bata pa lang sila na exposed na sa atin, diba? Yung mga behind the cameras, alam na nila kung anong trabaho namin ni tatay. So, kung saan sila masaya. So, yung pinaka mahigpit mong bilhin sa kanila. Dahil, sige, gusto nyo yan. Pero itong pinakabilin ko sa inyo. Yung intriga. Kasama talaga yan eh. Kahit anong mangyari. Lalo na ngayon na may social media, yung bashers, grabe. Sabi ko kasi dati, yung time namin, ano yan eh, by the time maka-write up pa sila, medyo humupa-hupa na ng slide. At saka hindi lahat ng tao makaka-bash sa amin. Kayo lang mga writers. Kasi diba, ang tao, mga netizens, wala silang ano sa publication powers, eh, diba? So, kayo lang ang makaka-atake sa amin, diba? Eh ito, lahat ng tao.
kahit sa ang mga parte ng mundo. So yun yung sinasabi ko, are you ready for that? Because ito naman yung like ko sinasabi sa kanila, you cannot please everybody. So kahit gaano ka kabait, gaano ka kaganda, kagwapo, kahit gaano ka kabuting aktor, hindi lahat ng tao magiging gusto ka, hindi lahat ng tao magiging favorite ka. Yun ang lagi kong pinapaano sa isipan nila. Ang mga anak ko naman kasi very open yan eh. They're not here to please everyone. Basta ako, I'm just doing my job. Gusto ko lang itong ginagawa ko. Gusto ko lang mag-entertain. Gusto ko lang mag-perform. Ngayon, if you don't like me, okay lang po. If you like me, thank you very much. Buti na lang, naging ganun yung thinking nila. Siguro kasi yung guidance namin ni Zorin. At saka siguro nakita nila sa amin na pag may basher or pag merong hindi gusto sa amin, dead ma. Yun lang naman yung ano ko sa kanila, you cannot please everybody. Kasi siguro naging very clear ako. Very clear kaming dalawa ni Zorin na ito yung industry na yung papasukin niyo. And even up to now, hindi kami tumitigil sa pag-guide sa kanila. Nakamustahin sila kasi hindi na kami nakikitang apat. Oh? Kasi oo, parang Sundays na lang ata. Kasi busy ako sa show. Si Zorin may show din. Eh yung kambal, everyday, diba? Hanggang Sabado yun. Mm-hmm. So, Sunday na lang talaga kami nakikita. So, ang maganda lang kasi aside from yung pamilya namin, we talk about work. Yung paano kung ano nangyayari dito. So, patuloy pa rin yung pag-guide namin sa isa't isa. Especially ngayon na... Sa presensya ng social media. Oo, eh. So, mabuti lang yung mga anak ko. Of course, they also get hurt sometimes. Ah, kami din naman. Dahil tao din naman kami. As much as ayaw namin pansinin or patulan, na nasasaktan din kami. Pero yun nga lang, hindi kami nagtatagal sa ganung emotion. Yung parang, sige, masaktan tayo. Pero itong kailangan natin gawin. Magpasalamat pa rin tayo kasi ang dami nating blessings. Magpasalamat tayo kasi marami pa rin nagtitiwala sa atin. Magpasalamat pa rin tayo, marami pa rin nagmamahal sa atin. So, doon natin i-dwell yung energy at yung attention natin. Huwag dito sa pangit, huwag dito sa negative side. Laging always look at the brighter side. Pero was there a time na hindi ka nakapagtimpi, sumagot ka sa mga bashers ng anak mo? Ano lang yung gusto mo i-correct na pagkakakilala nila o pag-judge nila sa mga anak mo? Kasi siyempre, sasabihin nila, eh siyempre, nanay ka, kaya sasabihin mo, mababait yung mga anak mo. Diba, lagi naman ganun eh. Eh, alam mo, sabihin ko sa bahay mga anak ko, diba? Siyempre, ako, sinasabi ko lang naman kung anong nakikita ko. Although, sinasabi ko din, we are not perfect. Sinasabi nyo kasi, diba, parang ideal family. Napipressure nga kami when they say that eh. Pero lagi ko din sinasabi na hindi po kami perfecto. Pero what you see is what you get. Kung ano man yung nakikita nyo sa amin sa TV, ano, ganun kami, pero hindi kami perfect. Of course, meron pa din kaming mga arguments, meron din kami pang hindi pagkakasunduan. It's how we deal the problem. Ngayon, hindi ko na iisa-isahin na si Cassie hindi ganito, si Mavi hindi ganyan. Kasi sabihin na naman nila, makailamera na naman ako. Sabihin na naman nila na, eh syempre, nanay ka, sasabihin mo yan na hindi ganyan. Basta ang sa akin, huwag po ninyong papaniwalaan lahat na mga nababasa at naririnig ninyo. Sana, bago kayong kumusga ng tao or bago kayong magkomento, kasi napakadaling magkomento eh, lalong-lalo na kapag wala ka pang mukha dun sa social media or dun sa account mo. Eh, parang ang dami mong mga dami account, yung mga ganyan. Bawa fake. Oo. Ako kasi parang lagi be a responsible netizen. Oo eh. Kasi hindi ko naiintindihan kung bakit ang dali lang para sa kanila na manira, ang dali para sabihin sa kanila, ay ganto ka kasi, ganto ka. Hindi niyo po naririnig yung side namin. Nakapag-judge ka na, naniwala ka na just because narinig mo lang tong side nung kabila. Ako laging, there's always two sides of the story, diba? Laging ito o ito. But like I said, hindi naman kami nandito para i-please kayong lahat. Hindi naman to contest na, ay, mas maraming naniniwala sa amin kaysa sa iyo. Kasi una-una, ayaw naman namin ng gulo. Ayaw namin ng problema. Ayaw namin ng intriga. Diyos ko naman, kinala mo naman ako, diba? Ang tagal na namin ni Zorin sa industriya. Meron ba akong nakaaway? Meron ba? Ayaw namin yan. I don't like. So, pero ngayon nga, like I said, iba na ngayon kasi ang tatapang na ng mga ano. Ang tatapang na ng mga bashers. Yung wala na silang katakot-takot. Yung minsan pumapatal ako, pero ngayon, parang yun nga, habang tumatanda ka, gato na lang ang gagawin mo. Block. Delete, block, that's it. Correct. Ano na yan sa, diba, peace of mind mo, okay ka na. Anong take ni Zorin doon? Pareho kami. Ah, pareho kayo. Kahit yung kambal ganun din. Yung, of course, may mga times na, like I said, mga tao lang kami, pumapatol din kami. O kaya minsan yung, kunari, ay, kasi gato-gato ka, ay, close tayo, kilala mo ako. Yung parang ganun lang. Yung parang may patawa ka din. But at the same time, parang, ay, kung makasabi ka sa akin na pakilamera ako, kilala mo ba talaga ako? Close ba tayo? Are we friends for you to say that I'm pakilamera? Ganon din sila minsan. And I can't blame them kasi nga, hindi mo naman kami kilala and yet yan ang sinasabi mo sa akin. So minsan, may patol konti, pero most of the time, block, delete. That is our answer. Bakit naging issue ang pakialamera? Normal na sa parents yun. Hindi ko alam. Hindi ko din alam.
I don't know kung saan yan ang galing. Ako, hindi naman ako affected kasi hindi ko nga ginagamit yung word na pakikialam eh. Kasi tayo bilang mga magulang, of course we care for our children, we love our children. So ginaguide natin sila, gagabayan natin sila. Kung may mali silang ginagawa, itatama mo. Ngayon, kung may tama silang ginagawa, pupurihin mo at sabihin mo, anak, pagpatuloy mo yan. That's not pakikialam. Gusto mong malaman kung anong nangyayari sa buhay nila because you care for them. Pero, parang ganito, ikaw ba pag minanakit sa anak mo, deadma ka? Hindi. Diba hindi? O ngayon, pag minanakit sa anak mo at dinefend mo, nakikialam ka na? Diba hindi rin? Kasi syempre, ano natin yun eh? Yung normal reaction. Normal reaction yun. Oo, lalong-lalo na sa anak mo. Eh kung sa kaibigan mo nga lang, may umaway sa kaibigan mo. Ay, teka muna, hindi po pwede yan. I-defend mo. What more anak mo? What more nasawa mo or pamilya mo? It's a very normal reaction. So, I don't know why they're saying, napakilamera ako. I'm not bothered and I don't care. Kasi nga, ikaw nga sinasabi, mga anak ko itong pinag-uusapan natin. Pamilya ko itong pinag-uusapan natin. So, gamitin mo kahit anong gusto mong word, basta ako, it's because I care and I love my family. I'm going to do everything and anything to protect my family. Bakit ganito si Carmina? May nanakit ba sa anak ko? Emotionally and physically? Emotionally, oo. Pero alam ko naman kasi na, alam ko kasi kung ano yung totoo. Alam na mga anak ko kung ano yung totoo. So, masakit, hindi dahil sa totoo, masakit kasi pinagbibintangan sila. So, hindi naman kami, oo, nasa showbiz world kami, o mga artista kami, pero hindi kami showbiz na tao. Hindi kami yung konting ganito lang, ay, mapapa-interview ako? Kailangan explain ko tong side ko? Hindi naman kami ganun eh. Kasi sa akin, kung talagang kilala nyo kami, kung talagang gusto nyo yung pamilya namin, lagi ko sinasabi sa kanila, the people around us who truly cares and kung sino man yung talaga nakakilala sa atin, they will speak for us. Kasi di ba pwede nang sabihin, ay, hindi ganyan si Nina kasi mabait yan. Or, hindi ganyan, hindi yan palaban. Or, hindi yan ganito. Yung kayo yung magsasabi, kayo yung, hindi ko naman sinasabi na, oh, i-defend niyo ako ah. Pero, it's just a waste of time na i-defend ko pa sila, yung ganyan-ganyan. But like I said, it's a cruel world. So, yun din yung line ko pinapaalala din sa mga anak ko na, cruel world talaga eh. Medyo unfair, pero huwag tayo dun mag-dwell. Mag-dwell ulit tayo sa positive na mga bagay na hanggang ngayon may trabaho tayo, hanggang ngayon binibless tayo. So, I guess we are doing something right para i-bless tayo ni God. Kasi otherwise, kung masama kaming tao at totoo yung mga binibintang sa amin, hindi kami siguro pagpapalain ng Diyos, hindi ba? Kasi parang sa akin, basta nasa tama tayo, nakakatulog tayo ng mahimbing sa gabi, wala tayong inaapakang tao, okay kami. Kadalasan ang rason ng mga parents ay hindi ko nga mapadabuan sa lamok yan. Uh-oh. Tapos sasaktan lang ng kahit sino. Tama naman. Ganun ka ba? Oo naman. Oo, kasi ako talaga, kahit ng mga bata sila, diba dati, nasa Bible naman yan, may spanking rod ka para maturuan mo yung anak mo. Ako hindi ko kaya yun. Si Zorin ang may spanking rod. Hindi ko talaga sila kayang saktan or paluin. Eh, what more yung ibang tao? Kasi ang sa akin, unang-una, walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo physically and emotionally. They have no right. So whether magulang ka, o kaya girlfriend ka, boyfriend ka, saktan ka physically, emotionally, hindi tama. Kasi, bakit napunta sa ganun, di ba? So, parang kasabihan na lang natin, ako, eh kung brown out nga, wala ka pang generator, di ba? Kung matulog yung mga anak mo, papaypaya mo, kahit puyat-puyat ka na, kahit masakit na yung kinikili mo at yung braso mo, papaypaya mo yan. Kasi gusto mo talagang, syempre, inalagaan mo yan, di ba? Minahal mo yan, tapos may tao lang gaganyan sa'yo. Ay, wait a minute. At saka, tinuturo ko din sa mga anak ko na hindi tama yun. Basta once na minanakit sa inyo physically or emotionally or verbally abused kayo, ay, hindi pwede yan. That's a no-no. Kasi alam mo na kagad na wala kagad silang respeto sa'yo. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga ganun kasi hindi ako lumaki sa ganung environment. Baka sa ibang tao, normal for them, pero sa akin, hindi tama. So, yun ang tinuturo ko sa mga anak ko na huwag kayong papayag kasi hindi tama. Hindi tama na manakit ng kapwa. Naiyak ba si Carmina? Pag alam mong may nananakit sa anak. Eh, syempre. Naiiyak ka. Sa gigil, sa inis. Oo. Kasi parang why? Why? Kasi alam ko mamabait yung mga anak ko. Ay, hindi ko sinasabi na perfect sila. Pero, bakit ganun? So, naiiyak ako because, syempre, mga anak ko sila, diba? Naiiyak ako kasi parang, bakit? Bakit ito ginagawa sa kanila? Hindi ko naiintindihan ko. But I cannot do anything because hindi naman ako maganting tao eh. Ah, ginawa mo to sa anak ko. Ito gagawin ko sa'yo. Hindi ako ganun. Hindi ako gumaganti. Ayoko nang ganun. I don't fight or I don't work that way. I don't think that way. Isipin ko pa nga lang parang, ay, hindi ako. Yung gusto mo lang, parang, yung initial reaction mo, parang gaganti nga ako. Pero yung, ay,
hindi ko lang kung paano gumante. Kasi hindi ako ganun. Hindi ko alam kung paano. Wala, hindi ko alam. Hindi ganun ang aking pag-iisip. Hindi ganun yung thinking ko talaga. How do you deal with their, when it comes to their love life? So, dito nakikialam ka? Hindi ako nakikialam. Inaalam ko. Because we're very open. So, we talk about anything and everything. Malinaw yan. Malinaw yan. Bago sila sumausaw sa love life. Talagang kasi nga open kami. Ganun ang relationship namin ever since. So, whether crush, love life, trabaho, kahit na ano pinag-uusapan namin. So, wala silang tinatago sa akin, sa amin. Kung meron man, I respect that kasi ano nila yun, personal nilang buhay yan. Pero, kung ano man yan, open kami. Lahat ng pinagdaanan ko, pinagdaanan ni Zorin, sila ganun sila. Kung hindi man nila na-share sa amin lahat-lahat, alam na what's going on. Alam namin yung current situation ng mga buhay nila. So, nagpapasalamat ako kasi yung mga anak ko, parang very important sa kanila yung opinion namin. It matters to them. At nagpapasalamat ako doon kasi nire-respeto nila yun. Kumbaga, mataas yung respeto nila sa amin na ay, importante pala kay, importante kay mami tsaka kay tatay yung how they feel about this certain person or ganito sa yung decision namin. So, before they make a decision or before magkato, sinasabi namin how we feel. Yung ganon. So, whether happy kami, lagi naman, kahit anong man yan, ay, we're happy for you. Oh, guys, be careful ah. Typical mommy and daddy. So, I really don't want to use the word pakilamera or nakikialam kami. Hindi talaga eh. Ibig sabihin, we're just present, very present kami sa buhay ng mga anak ko. Yun ang gusto kong mas magandang kasing term kasi pakikialam yung parang lahat na lang. Diba kasi parang may maling ibig sabihin, may maling connotation yung pakikialam yung parang lahat na lang, hindi siya sumo. Parang may ganun eh, parang hindi maganda at pakinggan. Kasi to begin with, di naman kami ganun. Yun nga lang, very present lang talaga kami. And important sa amin na alam namin yung desisyon, alam namin kung ano yung ganito ng bawat isa. Kasi may respeto kami sa isa't isa. Oo. When was the last time you cried because of your kids? Recently lang. Siguro, oo, very recent lang. Very recent. Kasi nga, alam niyo naman ako to begin with, iyakin ako talaga. So, especially pagdating pa sa mga anak ko. Kasi nga, ikaw parang gusto mo talaga silang i-defend, pero parang wag na lang nga kasi ganito-ganto. Yung parang ano, magpapa-apin na lang ba tayo? Hayaan na lang natin na apakap. Yung parang papakas, hindi naman nagpapaka-self-pity, pero parang, bakit ganito? Mabait naman kami. Bakit naman ganito? Wala mo kaming inaapakang tao. Pero bakit ganito yung ginagawa sa amin? Parang yung mga anak ko, parang hindi sila makapaniwala na may mga ganong klaseng tao na magagawa yun. Kasi nga siguro parang iba yung environment ng yung pamilya namin na hindi naman sila nakakita na ay grabe pala naninira pala itong tao. To hindi sila makapaniwala na ito yung real world. So yun yung sinasabi ko na may magandang advantage din yung na-expose sila sa real world. Na alam mo diba yung industriya natin, merong two-faced, merong plastic, merong ganito. So unti-unti na aano nila na oo nga no, tama pala sila. Tama pala yung parents namin na hindi lahat ng tao sa mundo ay mabubuti. Oo, maraming mabubuting tao, pero marami ding hindi mabuting tao. So, mag-ingat kayo. You really have to protect yourself. Kasi, hindi naman kami nandiyan palagi to protect you eh. So, kailangan mag-ingat pa rin kayo. Pero like ko sinasabi, it pays to be kind. So, maging mabuti lang kayo, maging marespeto lang kayo sa tao. Kasi kahit ano pang paninira ang gawin sa'yo ng ibang tao, meron at merong magde-defend sa inyo. Oo, merong may maniniwala. Pero ibig sabihin nun, hindi ka talaga nila kilala. And, yung mga taong yun ba, will they matter to us? Eh, parang hindi naman. Diba? Kasi, kaya ka nga nandun sa kabilang side eh, na hindi ka naniniwala sa amin kasi you guys don't matter. Basta nga sa amin, if you really have a clear conscience, okay na yun sa amin. Basta ang alam namin na wala kaming ginagawang masama kay God, okay kami. Kasi we can sleep peacefully every night. Kasi alam namin wala kaming inapakan. Like I said, hindi kami perpekto, pero alam namin wala kaming inaapakan intentionally. Wala talaga. Na-judge din kayo nun bilang parents dahil inalaw nyo si Cassie na magbakasyon sila ni Darren. Ay, kasama si Zore nun. Kasama, Zore. Kasi in-invite sila ng Disney sa San Francisco. So, merong plus one si Cassie. Hindi pwedeng wala. So, kasama si ano nun. Si tatay yata yung kumukuha ng picture sa kanila. Masaya naman yun kasi nakapag-bonding sila dun. Biking-biking. I think meron silang mga videos sa Instagram, nagpa-biking-biking sila. So, may mga times na meron silang sariling lakad, hinahayaan naman natin. Pero totoo yan. Yung pumunta lang ng trip, kasi lang, ay, Diyos ko, hindi pwede, hindi ko kaya. Kailangan talaga may kasama si Cassie. It's not because I don't trust yung kung sino man yung kasama ni Cassie. Alam mo naman, sobrang protective lang ako talaga. Gusto ko lang na may kasama pa yung anak ko kasi, eh, wala naman ako. Baka masyado ko nga binibibi. Hindi ko alam. Pero like I said, kasama si Zorin doon. Pero pag may mga, kakain daw sila sa labas, o, okay lang sa amin. Wala namang problem. So, 23 na yung mga anak ko, diba?
So, kailangan din nilang matuto. Oh, so, anong bilin mo kay Mavi sa susunod na love life niya? Abay, sabi ko lang muna ngayon, just, you know, just take your time, enjoy your life. Yung parang kasi, especially ngayon na, ang daming trabaho eh, ang daming mong blessings. So, mag-focus ka muna dyan. Actually, ko na kailangan sabihin kasi siya na mismo, sa kanya muna, yung parang, ayaw na muna niya. Oo, yung parang ako, yung parang, happy ako ngayon, chill muna ako ngayon. Kasi nga, may trabaho ako, close siya dun sa mga kakuhos niya. So, ini-enjoy na, nakikita ko talaga ini-enjoy na yung buhay niya ngayon. So, ayoko naman silang pagbawalan. Basta more of like I said, guidance lang ako. Yung parang, love yourself first. Unahin mo muna yung sarili mo. Yun lang muna. You find yourself first. Bata ka pa, enjoy life. Yung ganun lang kami. Sabi, nakikita ko naman na nag-enjoy talaga, very thankful sa work, naka-focus sa work. So, mahirap ba maging nanay, Nina? Sobra. Worried ako eh. Worried ako, masyado akong nerviosa, masyado akong malalaalahanin. O mabuti na lang, meron kaming group chat. So, nag-ano naman sila, nagkasabi sila kung nasaan na sila. Tsaka yung location, meron kayong ganun. Ay, wala naman akong ganun. Wala ako yung, kailangan ba meron ganun? Di ba meron wala family yung location kung nasaan siya? Ay, wala. Wala. Basang sa akin, kunwari, alamin ko lang, guys, what's your schedule for this week? Para lang alam ko kung ano ba ang mangyayari, kung ganun. Tapos meron kami ganun na nagsasabihan kami para alang lang namin yung mga whereabouts nung isa't isa na parang over here at ganito, o ako, alam nila nandito, ganyan. Kumbaga parang respeto yun sa isa't isa para hindi lang mag-alala. So, mahirap maging nanay period, whether artista, hindi artista, mahirap maging nanay kasi nga walang book, walang guidance kung paano, walang perfect na ano eh, parang ito yung number one ha, ito yung rule. Iba eh, diba? Ikaw, lima anak mo, ibang pag-handle mo sa panganay mo, ibang pag-handle mo sa bunso mo, sa iba-iba yung trato. Iba-iba. Ako nga kahit dalawa lang, magkaiba sila. Kahit kambal sila, magkaiba sila. So, yung pag-alala ko, ikaw, I'm sure, times 5, ako times 2. Plus yung bunso ko, si Zorin, 3, diba? Hindi na mawawala sa akin yan. Hindi na mawawala sa akin yung pagiging nerviosa ko, pagiging worrier ko. Kaya ako, lagi nagdadasal na lang talaga. So, yun na lang pwede kong gawin eh. Ang prayer ko lang talaga na sana makauwi sila sa bahay ng safe and sound. Basta laging ganun yung prayer ko na iiwas sila sa kahit ano, sakit, aksidente. Do you consider your life parang road trip? Oo. Road trip. Oo. Kasi tuloy-tuloy yan eh. Ang buhay natin tuloy-tuloy, di ba? Sana huwag huminto, di ba? Oo. So, whether masaya ka, tuloy-tuloy lang yan. Pero matatapos at matatapos din yan. So, yung sitwasyon mo nga, di ba? May problema ka, masaya ka, malungkot ka, matatapos at matatapos yan. Eh, di ba, ganun din naman ng road. Kahit gano'ng kahaba yan, dadating ka talaga sa destination mo. So, minsan smooth sailing, minsan may lubak, minsan nasisiraan ka, pero bumabalik ka ulit sa right track. Yun ang mga importante eh. Kasi wala namang perfecto, wala namang perfect road, wala namang perfect trip. Pwedeng close to perfection, merong ganun. So, oo, masasabi kong parang road trip yung buhay ko. Parang pelikula nyo ni na Janice, Jelly and Candy. Masaya, may umiiyak, may nagtatawanan, merong, kumbaga roller coaster yung emotion mo. Ganun din yung buhay namin. So, ibig sabihin, may buhay kami, di ba? may buhay kami. Ano ang may papaya ni Carmina sa mga nanay? Ako sa akin, umpisahan nyo na ng maaga na open communication, constant communication. Umpisahan nyo, bata pa lang sila. Huwag yung iisipin na, ay, paano man ako communicate sa kanila? Eh, bata yan, hindi ako maintindihan. Don't underestimate yung mga bata. Kasi hindi mo alam na nakakaintindi na sila. Parang nga sila mga sponge, di ba? Konting marinig na, uulitin. Di ba? Bakit sila naulit? So, do not underestimate your kids. Kasi kahit mga bata yan, may utak na rin yan, may nararamdaman na rin yan. So, yung mga formative years, very important yan eh. So, kung ano man yung gusto mong i-instill sa kanila, start early. Para pag habang lumalaki sila, more of guidance at saka more of reminders na lang, constant reminders. Hindi yung kung kailan matanda, doon mo palang tuturuan. It's nothing new to them. Itong mga sinasabi namin sa Jordan, yung mga payo namin sa kanila, hindi na yan bago. Paulit-ulit lang namin sinasabi sa kanila. Kasi para sa akin, ha, sa pamilya or any relationship, especially sa pamilya, very important talaga yung open communication. Eh. Para lahat na pag-uusapan, hindi ko naman sinasabi na alamin nyo lahat ng sikreto. Hindi naman, pero alamin nyo lang, maging involved kayo sa buhay ng mga anak ninyo. Kasi iba talaga yung guidance ng pamilya eh. Hindi natin nanaisin na mapasama sila. Walang magulang na ganun. Kaya nga diba sinasabi ko, walang magulang na kontrabida sa mga buhay ng anak nila because we only want what's best for our kids. Hindi kami kontrabida ng buhay nyo. Kakampin nyo kami.